magkakasamang nakinabang ang mga miyembro at leader ng simbahan sa isinagawang Discipleship Training Seminar sa Lagi Sail Seventh-day Adventist Church, Lawag, Ilocos Norte. Ang nasabing pagsasanay ay isinagawa sa panguna ng Sabbath School Ministries Department. Ang kahalagahan at kaalamang nakapaloob sa training seminar nasa balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Sa panguna ni Pastor Edward Uncal, Director ng Sabbath School at Personal Ministries Department ng Northern Luzon Mission, nagsanib po sa mga leader at miyembro ng Iglesia upang itaguyod ang makabulang Lay-led Seminar na ito. Ang Lay-led Discipleship Training ay isang hakbang tungo sa masiglang paglilingkod, pagsunod sa kalooban ni Kristo. Layunin ito na palalimin ang pangunawa sa konsepto ng discipleship at hikayatin ang bawat isa na maging masigla at aktibo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita ay sina Pastor Segundino Asoy at Pastor Relino Urbi na nagbigay ng inspirador at makabuluhang mga mensahe sa mga dumalo. Ito po ay makakatulong sa ating Go Make Disciples program. Especially yung team ng Jer Conference na chosen for mission dahil gusto po natin na matitrain ang lahat ng mga kapatid paano magawa ng sermon. At yung pagsisermon nga, mag-study kayo ng Bible. Another thing po is yung Sabbath School ay maging blessing po kasi ang mission ng Sabbath School is to make disciples. And every church should be a training school for Christian workers. Napakalaga ang training na ito sapagkat may i-download natin sa mga kapatiran, lalong-lalo na mga nangunguna sa iglesia, ang programa ng ating iglesia galing sa General Conference, sa Division, sa Union, sa Mission, papunta sa mga iglesia na kung saan ang training na ito ay ilunsad ang discipleship plan na gagawin ng bawat iglesia. Sa kanyang pagpapahayag, binigyang diin ni Pastor Asoy na ang kanyang talakay ay naglalayong magbigay ng mahalagang edukasyon para sa mga kapatid at dumalo ng seminar. Noon, natuto akong mag-sermon in my own way. Yun pala, more on topical and textual. Pero ngayon, natutunan ko na dapat ay i-practice ko at i-develop ko ang expository para makapagbigay ako ng mensahe na Christ-centered. At ang isa pa pong natunan ko ay ang pagiging disipulo ni Kristo. Sa pagkatapos ng Lay-led Seminar na ito, umaasa tayo na mas mapanagot at masigla ang ating mga kapatid sa pagpupad ng kanilang misyon na Go and Make Disciples. Layunin magkatid ng balitang may pag-asa. Ako si James Michael Alvarez para sa Hope Today and PUC News.